Hey mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. Today's topic, we will talk about the handshaking problem. No? This is a reasoning trick in just 5 seconds. So, the first question no, na sagutan natin. There are 26 people at a party. At some point or another during the party, each person shakes hands once with everyone else. No? So, how many total handshakes will there be? So, these are the choices. No? So, kung naiintindihan niyo may tanong, no? Kung naiintindihan niyo. So, question number 2. At the business meeting, each person shakes hands with every other person. If there are total of 21 handshakes, how many people are at the meeting, no? So, ilan yung mga tao na sa meeting, no? So, 21 handshakes daw. So, number, this will be the number 2 questions, no? So, these are the choices. So, let's start. Bago natin sagutin yung question number 1, no? So, alamin muna natin, no? Isipin muna natin kung paano natin binibilang yung handshakes ng bawat isa, no? So, we have 3 columns here, no? So, tatlo yan. Then, first column is the people, no? Number of people. And the second column will be the model, no? And the third column is the number of handshakes, no? So, titingnan natin, no? Kung paano ba talaga, kung ilan ang handshake na nangyayari. So, for 2 people, no? So, dalawa, ang model natin yan is just point and point. No? So, si point A, si person A at si person B, nag-handshake sila. No? So, ilang handshake ang nangyari? So, this is only 1 handshake lang. No? So, kapag tatlo naman, ang model niyan ay parang triangle. No? So, this A, B, and C. So, A, handshake si B, B kay C, at C kay A. No? So, parang ganyan. So, ilang handshakes na nangyayari ay 3 lang. No? Kapag naman 4 ang handshakes na nangyayari, so parang square yan. No? So, A, B, C, D. So, ito, handshake niya yan. Ito yung handshake niya to. Ito yung handshake niya. Ito yung handshake niya. Pero, ito rin yung handshake niya to. At ito yung handshake niya to. Bali, 6 na handshakes ang nangyayari sa 4 na tao, no? So, sa 5 tao, kapag 5 naman, no? So, mangyayari dyan, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, handshake niya yan. Handshake niya to, handshake niya to, handshake niya to. And then, ito, handshake niya yan. Ito, handshake niya yan. Ito, handshake niya yan. Ito, handshake niya yan. Parang ganyan yung itsura. So, ito ay merong 10 handshakes na nangyari. So, kailangan natin maka-create ng parang formula dito kung ilan yung number of people, no? Kung ilan yung number of people, tapos kung ilang handshakes yung mangyayari bago natin sagutin yung number 1 na question. So, babalikan natin yung table natin kanina, no? So, sabi natin kanina, no, na kung ilan yung number of people, no, dito is 5, no, 2, 3, 4, 5. So, dito, alamin natin kung anong representative na number, no, nyari, 20 people, no, 30 people, tapos kung ilan yung kanyang handshake na nangyari. So, kailangan natin makadevelop ng parang formula dito, no. So, tatandaan nyo muna, no? Sa handshaking, no, hindi pwede na i-handshake mo 'yung sarili mo mag-isa. Hindi counted 'yon, no. So, let n be the number, no. Kung ilan 'yung number ng tao doon sa pagtitipon, no, meeting or any party, no. So, and then sabi ko nga kanina, hindi mo pwedeng i-handshake ang sarili mo. So, dapat meron tayo ditong n minus 1, no? And then, i-over natin, no? Magdi-divide tayo ng 2. Bakit? Ba't tayo magdi-divide ng 2? Kasi, no? Kung si person A at si person B, nag-handshake sila, kanina, no? Si person A,
hinahanshake na si person B, ay isa lang din ang bilang nun na si B hinahanshake niya si A. No? Kaya i-divide natin ng 2. So this is our formula in handshaking. So let's answer the question number 1. For question number 1, no? So meron daw na 26 na people na nasa party. So sila ay nagkamayan. So ilang handshakes ang nangyari. So ang formula natin yan nun is n minus 1 over 2. Kung 26, no, let n be the number of people. So kung 26 yan, no, so this will be 26 times 25 over 2, or 26 times 25 is 650 divided 2. So meron tayong 325 na handshakes na nangyari. So ang sagot natin sa number 1 is letter D. So for number 2 naman, no? So ang nakalagay rito ay 21 handshakes ang nagawa, no? 21 handshakes made. So ilan ang tao sa kanilang meeting, no? So gagawin natin diyan, no? Yung formula natin na n minus 1 over 2. So yan yung handshakes made, no? So sabi nila, sabi din sa tanong, no? So 21 ang handshakes na nangyari. So we will just find n, no? What is the value of n? Then find the n minus 1. So para mahanap yan, no? Ang gagawin natin diyan ay i-cross multiply lang natin 'to. So magiging n minus 1 equals 42. So ang nangyari dito, no, i-distribute natin. So n squared minus n is equivalent to 42. Then i-equate lang natin siya sa 0 para siya maging quadratic. So n squared minus n, no, lipat natin dito, magiging negative 42 equals 0. So ang nangyari dito, no, kailangan natin i-factor, no? Factorable ba ito? Kapag hindi factorable, hindi gumamit tayo ng quadratic formula. So, sa tingin ko naman, ito ay factorable. So, ang factors nito ng n squared minus n minus 42 is n minus 7, then n plus 6 equals 0. So, kapag i-finoil method natin yan, ito magiging sagot. Pag pinactor naman natin yan, ito magiging sagot, no? So meron akong another topic para dito, no? So pwede nyo hanapin yan sa mga videos ko. So mangyari dyan, no? So n minus 7 equals 0, then n plus 6 equals 0. So equate natin sa 0, so magiging n, lipat natin yan, o 0 property ng equality, no? So magiging 7, ito naman is n minus 6. So this is invalid, no? Not valid yan kasi wala namang negative na tao, no? Negative yung sagot, no? Na tao. So this will be our answer. So 7, no, is a number of people na nasa business meeting. So ibig sabihin, no? So 7 times 6, n minus 1 natin is 6. So 7 times 6 is 42. 42 divide 2 for checking, no? So this will be 21. So ito ay 21. So yeah, no? So magbibigay ako ng sa inyo ng tanong, no? So that's all, no? So don't forget to like. Then share natin sa iba, no? Then subscribe, no? And pakipindot po yung bell icon, no? Para naman lagi kang updated sa mga videos ko, no? So that's all, no? So good luck, soldier!